So yun na nga mga ka-Bebsi. Sige na. Out na. Wala naman pinasing na. Bilis. Magsing. Ayoko nga. Hello mga ka-Bebsi. Welcome back sa ating YouTube channel ang Bebsi Vlog. Before today's video, kung mapapansin nyo, nandito tayo sa labas. Siyempre, nandito tayo sa IKEA Krakatoa. So, ayan, napag-isipan namin na magtingin ng mga kailangan ng baby. Baby, syempre hanggat maaga, mag-canvas na tayo. And also, yung nakulat at tandaan nyo, yung napalalunan ko na 300 sa Mobile Legends. Naisip ko na bumili na lang kami ng ano, pang tulong na lang din, pang dating sa pambili ng gamit for baby. Kaya magtitingin kami ng mga dresser for baby and sa opinion namin helper. Tsaka magbabawas din kami ng gamit sa kwarto. So, ayan, samahan nyo kami, magtingin tayo and samahan nyo kayo mamasyal. Let's go! Kanina pa to. Pags hindi yan kasi merong cover yun. Asawa, ito yun. Merong cover yun. Anong cover? Ang tawag dito, nalagyan ko ng basket natin para sa toys na ni baby. So mga ka-Bebsi, ito yung gusto kong bilhin. So ito yung gagawin ko sa 300 ko. Bali, magiging ganito siya. Ganyan. Ganyan magiging style niya. So gusto ko dito yung mga toys ni baby. Dito yung TV namin. So ito na siya. 225 siya. Ang kanyang pangalan is Kalia. So meron siyang 8 spaces storage para pwedeng maralagyan ng mga wires dyan. Tsaka yung laruan ni baby. So pipicturan ko na kasi kukunin natin yung code. Kasi sa baba natin kukunin yung mga items na to. And si Bebsi lang ang malakas ang buhat nun. Okay? So, meron na nakita natin yung isa. Ito kasi yung mga listahan namin. So, yung iba dyan, hindi namin bibili na lahat. Titingnan lang namin kung hanggang saan naabot yung budget namin for today. Yan, pwede na yan. Yung study table mo. Fashion and laptop. Bakit? Kaya bibili na natin. 25. Oh, pwede na. Pwede na yan. Kasi mga ka-Bebsi, yung mga furniture sa bahay, sobrang lalaki. Tapos, mga dark colors pa. So, wala nang space si baby kung ilalagay ko yung dresser ni baby. Ay, yung gamitan ni baby. Wala nang space sa kwarto. Paano pa yung crib niya? Yung mga etchos dyan. So, kailangan talaga namin magbawas and maglagay ng maliliit na the furniture. So, kailangan natin magpalit ng because I believe the finished world piece. Kailangan natin ng maliit na umalaking ganto. Eh magandang ano, cream. Maganda oh. Walang gulong. So, paano natin ito manilipat pag sasalat ako kwarto-kwarto sa kama? Paano ito nagubuksan dito? Para napapantay mo siya sa kama. Natin si baby. Pero feeling ko meron din sa mamas and papas or mother kasi sabi niya ate, okay daw. Mas maraming choices. Unlike dito sa... Baka mahal. Okay, yeah. O, hindi. Hindi naman, nasa 800 plus. Sige, tara. Tara. Ito, ang ganda nung ano. Sombrero mo. Ayan. 5 reals lang. Sige, kuha ko. Ayan. Ito, panglinis ng sombrero. Ganda ng ano. Sina ako? Ganyan ang gusto kong ano, pag nagkabahay tayo. Wow, may walking closet ka. So, ito na, nandito na tayo mga ka-Bebsi sa mga sa chest. Nahanap mo na. Oo. Ito o, ganyan ang plan ko para sa lalagyan ng damit ni baby. So, magiging ganting kalalabasan niya. Ganyan, para dito na yung changing area ni baby. Tapos, ito yung mga damit niya. Diba? So, kasi na yan, hanapin mo. Ayun yata yun. Yun. Ang ganda nga, no? Oh, ay, naku, ang laki. Yan yan, no? Ito siya. Han? Yan ba yan? Oo, ayan. So, dapat puti rin yung carpet. Oo, okay lang na itim yung hindi ano natin. Hindi na tayo magka-carpet. Okay na, no? Ang ganda. Kala ko itong iso, may glass kasi. Eh, yan. So,
Alam ko na, we are almost done. Ano na hinahanap mo? Ang nahanap ko na is ito, yung Hemnes. Hemnes ba yan? Ako dyan. Is ito, Kalyax. And then, this one, the study table. The Mike Mickey. I don't know how to pronounce it. 225. Itong trolley na to, tsaka ko na muna ito bibilin. Kasi, ang plan ko dito, lalagyan ng mga pampers ni baby, mga chupon, para kahit saan, pwede kong dalhin. Ihihilahin ko lang siyang trolley. Nandito na yung mga gamit baby, mga panligo niya, baby oil, mga ganun. So, diba, napanood ko yun kay Crazy. Uy! Uy! Tapos, itong yung pa-premyo ko na 300. Ito na lang, tulong ko na to kay baby kasi kawawa naman siya. He's working so hard. And I'm spending so hard. So, ito yung 225. Ito yung kukunin ko sa 300. Plus, may tinignan ako, may pinicturan akong upuan na 19 reals kasi gusto kong ilagay dun yung halaman na nandun sa ano namin. Ito, 19 reals na siya. Mamaya makikita niyo yung upuan. Papakita ko sa inyo. Ito ang lalagyan ng damit ni ate na kukunin namin. Pero hindi pa namin ito bibilin. Kasi, masyado pang maaga. Sure pa naman siya. Ito! Pero parang feeling ko mas okay ito. Wala bang, ito sana yung gusto ko. Dresser ko. Kaso, may salamin na. Kaso, wag na lang, maano na naman si baby. Maaagaw ko na naman siya ng space. So, I will give, ano nga, yung paparaya na lang. I'll give way naman for baby na lang, diba? Oh, TCL 13. Yan yung TV natin sa bahay. Hindi ah. TCL? Hindi. Marius. Ito. Ay, ba't ka ba bibili niyan? Meron na tayong upuan. Hindi. Patungan to nung plants ko dun sa ano. Sa? 19 lang to. Yung plants ko dun sa may pagpasok sa upuan. So, ito ang una natin kukunin. Si Kalya. Sa section F siya. Dami tao, men. Dami na may mili. Sale. Paparazzi. This one. The white one. Baka mabagsak mo ha. Ah. Pepsi lang malakas. Oops. Ay dama. Galing ng Pepsi oh. So, andito na tayo sa section C. R12. Ito na ang ating kailangan. So, bakit? Ito yung number niya. Tingnan na natin. Okay. 403-742.81. Pero bakit may 123? Bakit nga? Tatlong packages. Ito my note. 1 plus 2 plus 3 equals 3. Tama naman. Okay. Time na yan. Go. So, mga ka-Bebsi, yung last piece na nakuha na, ay last na item na kukunin natin is yung study table, which is dapat iyon yung maliit. Pero, nagiba kami ng pag-iisip, kailangan namin medyo malaki kasi medyo madaming gamit si Bebsi sa kanyang office. So, ito na. Ito yung aming nakuha. Sobrang kami blessed kasi last piece na siya na kulay white. So, ayun nakuha namin. Buti na lang. Pinag-isipan pa namin na matagal. Pero, ayun, praise God kasi nakakuha pa kami ng last piece. So ngayon, proceed na tayo sa pagbabayad and magpapa home delivery na lang tayo kasi for sure, hindi kakasak yan. So, kaya mukhang marami-raming trabaho to ngayong kailangan pa ng maraming overtime mga kabebsi. Overtime is the key. So, ayan, alis na tayo. Magbabayad na tayo. Okay, let's go! So, uwi na tayo. Kasi malapit na rin maubos energy ko. Pagod yan. Sino? So, ayan na nga mga kabebsi. Sige na. Out na. Wala naman pinay. Sige na. Bilis. Magsing. Ayoko. So mga ka-Bebsi. Nagbabalik tayo. So ayan. Nandito na yung aming pinadeliver. Ayan yung mga items na nabili namin. So hindi siya kasha dahil na sobrang haba niya. Ilan. Tsaka ang dami niya. Also 1, 2, 3. And then, ito, anim siya lahat. So, yan, aalisin natin to. Itong lalagyan ng TV na yan, papalitan yan para gawing storage area din ni baby ng kanyang mga toys.
Ayoko kasi nang naka-scattered yung mga toys niya. Kaya gusto ko yung may mga basket doon sa lalagyan ng shelves na yon. Then doon namin i-store up yung mga toys ni baby and other things. And ito yung kasalukuyang ano ng kwarto namin. Ayan, kalagayan. Napakalat. Para sa mga paghihina. So, itong dresser, tsaka itong study table, aalisin namin yan, papalitan yan. But yung dresser, aalisin talaga namin siya na kung magdadresser. Kasi, kailangan namin ng space. And then, itong kama, iusog namin yan. Ibahin namin yung pwesto kasi paluluwagin namin itong kwarto para kay baby. So, ayan. Okay, mga ka-bebsi, ito na yung carpenter yung tinawag. Siya na po yung mag-uumpunin niya. Yan, diba? Yan po yung work niyo, sir? Ha? Yan po ba yung work niyo, sir? Sideline ko po yun. Sideline. Bebsi, ito yung kalyak. Yung ginagawa ni Bebsi. Yung muna yung dito. Ito yung unboxing. Diyan muna. Unahin natin yan. Yun. Ito na yung progress ng ating shelf. Shelf ba tawag din? Ha? Shelf. Shelf. Shelfish ka. So, tapos na ako maghugas ng mga plateaus. Wow! Ayan na. Nalinis ko na yung ating lababo. Tutulungan ko na si Beb. Si Mag. Ano, ayos dito. Tatanggalin ko lang lahat ng sun dito. Pati yung mga laman-laman dyan, mga wiring. Hindi pa kami nakakabili ng mga basket para ilagay dun sa shelf. Kasi ito, kailangan niyang ilagay siya. Bawasan ko yan. May mga gamit dyan na hindi na kailangan. So, kung mapapansin nyo, wala na yung ating home theater. Meron ko, alam niyo naman yun. Bulaga! So, mga ka-bebsi, tatanggalin ko yung mga laman niyan. Nood lang kay Jen. Stay lang kayo. Tapos, ito na yung mga laman nung mga cabinet yung sa kabila. So, mga ka-bebsi, habang nag-aayos at nagpupukpuk dun si Bebsi sa labas, dito na tayo sa kwarto. Tatanggalin ko na yung mga gamit ko dito para mamaya, mabilis na lang ilabas yung cabinet natin. Wow! Meron na akong paper bag para just in case na may mga itapon ako na mga makeup na ko na ginagamit. Hindi na lang. Wala akong tatapon dito. So, ayan siya. Ayan yung mga makeup ko. Itong lalagyan sa nabili ko sa IKEA. Dapat sa mga cutters to. Sa drawer. Kaso, hindi siya kasha. Kaya naisip ko, gawing makeup organizer na lang. Diba? So, empty na yung ating dresser. Yung next time yung ating study table. Tatanggalin ko din yung mga laman dyan. Mga ka-bebsi, ito na! Gawa na yung ating shelves! Shelves! So, nakikita niyo maraming butas dyan. Ang galing ni Bebsi, no? Galing naman ang asawa na yun mag-ano eh. Yung mga butas na yan, lalagyan natin yan ng mga basket. So, yung mga pullover basket. Para, yun yung mga toys ni baby, yung mga toys, diba? Ngayon pa lang, nag-aano na ako. Ina-avoid ko na magkaroon ng playground dito sa loob ng bahay. Kaya naglagay na ako ng maraming storage dyan. Yes! Mga ka-bebsi, ito na yung ating kalyaks! Yes! Ang galing ni Bebsi na ano niya, na fix niya ng maayos. Matigay. So, mga ka-bebsi, may kulang pa tayo dyan. Yung mga basket nga na nasabi ko kanina. Yung mga nakikita niyo sa ilalim, temporary lang yan.
lalagyan natin yan kasi kailangan ko nung mga storage para yung ilalagay ko is yung mga inilis ko doon sa lumang stand table. Stand table? Ay, TV stand pala. Yes! Meron pa tayong dalawa. Yung lalagyan ng damit ni baby and yung study table. Kaya more to go kay Bebsy. Oh no! So mga ka-Bebsy, start na ulit naming buuin yung study table and mag-ayos dun sa kwarto. Papakita na lang namin sa inyo pag tapos na. Finally, mga ka-Bebsy, natapos na natin yung ating pag-organize at pag-assemble ng mga bagay na binili natin sa IKEA. So, ito na yung final outlook ng ating pinaggagagawa namin ni Bebsy. So, yung kung mapapansin nyo, di ba, minove na namin yung kama. Tapos, ito na yung side table na inassemble ni Bebsy. Napakagaling, number one. Tapos, in-remove namin yung ano dito, lamp. Tapos, yan, yung side table. At ito yung pinakamahirap na inassemble ni Bebsy. Sobrang dami kasi niyang drawer. So, ito na siya, Jeremy! Ito yung lalagyan ng mga damit ni baby. Marami na kaming biniling storage kasi, syempre, ang bata, ano, mabilis lumaki and maano yan sa damit. Lalo na kapag baby, mas magastos sa damit. Pero, itong dalawa, kinuha ko to kasi di ba wala na yung dresser namin, dresser ko. So, ito na siya. Ginawa ko. Yan na yung mga makeup ko. Tapos, ito yung mga... Dalawa lang naman kinuha ko para... So, para mas, ano, mas organized din at saka hindi masyadong kalat dito. Kasi, ang gagawin pa namin dito is, ang tawag dito, ito yung magiging changing area ni baby. Ito yung kanyang, ano, yung parang migaan. Pagpapalitan mo siya ng mga ng diaper o kaya basta lilinisan mo siya, dito siya. Then dito yung mga ano niya, yung mga pampers dito sa loob, pampunas ng M&M niya, dito yan. Tapos yung basurahan na maliliit sa IKEA, yun, bala ko siya ilagay dito. And maglalagay din kami na iba pang ano dito, ibang decoration kasi masyadong plain. So isa-isa lang muna. And then ito, itong wall na to, sabi ni Bebsy, gusto niya lagyan ng pa-wallpaper para naman daw magkaroon ng buhay or ano nga yun, accent dito sa kwarto. Kasi masyadong plain, di ba? So ito yung electric fan dyan na muna siya for the time being. And then, ayan, ito na yung ating buong, ano, final outlook ng ating kwarto. Kaya naman mga ka-Bebsy, maraming salamat sa panonood at pagsama sa video na ito simula sa umpisa. And see you again on our next video. Sana nag-enjoy kayo. Thank you and God bless. Bebsy out!